kasabay ng pag-andar ng mga sasakyan sa kalsada. Ang patuloy na pambibiktima ng iba't ibang modus sa mga motorista. Isa rito ay ang kunwaring pagpapabangga ng ilan sa mga walang malay na driver kapalit ng pera. Kagaya na lamang nakuwang ito sa dashcam ng isang sasakyan habang binabagtas ang Alabang Viaduct sa Muntinlupa City. Maluwang ang kalsada at maayos na nagpapatakbo ang driver nang bigla. Isang lalaki ang tumakbo, humiga at nagmuestrang siya'y nasaktan ilang metro bago pa sila magpang-abot ng sasakyan. Dinuro pa niya ang driver pero maya-maya ay pinatabi siya ng enforcer na nasa lugar ng mga oras na iyon. Sumalubong at tila nagparkour naman ang lalaki ito sa hood habang umaandar ang sasakyang ito sa Nia Road sa Quezon City. Kuhang-kuha naman ng CCTV camera ang pagkabundol di umano sa lalaking ito sa Imus, Cavite. Gumilid muna siya sa mga poste sa tabi ng kalsada at nang dumaan na ang isang SUV. Tila sinadyang binangga nito ang kanyang tuhod sa pintuan ng sakyan sabay higa habang iniinda ang sakit sa kanyang kanang binti. Bumaba ang sakay na babae ng SUV at nilapitan ng lalaking kanila di umanong nabundol. Sa tulong ng ilang residente, inakay nila ang lalaki at pagkatapos mag-usap, may inabot ang babaeng pasero at saka umalis sa pinangyarihan ng insidente. Makalipas ang ilang sandali, kusang tumayo ang lalaki at nagpaika-ika hanggang sa hindi na nakuna ng kamera. Ayon sa mga otoridad, ang tawag sa gawain ito, bangga modus. Muntik na raw mabiktima ang mag-asawang Gibson at Patricia ng modus na ito noong 2016. Ito ang nakunang video sa dashcam nila. August 2016 ata yun, pauwi kami ng family ko galing Cavite, papunta dito sa bahay. We were somewhere sa Baclaran, medyo traffic. So obviously, nagdadahan-dahan ka hanggang sa itong mama na to sumalubong sa amin. Nung lumapit na siya sa amin, I really thought na nabangga ko siya kasi lumagabag sa kanang side ng sasakyan. Dahil hindi rin sigurado si Gibson kung nabangga niya nga ito, munti ka na niyang buksan ang bintana ng kanyang sasakyan upang makipag-usap sa kanyang di umanong nabangga. Medyo kumatok siya ng kumatok, lalo na sa side ko. Umikot siya sa likod, tapos nagpunta siya sa side ko. Tapos bumuwastra ba or nagkukunwari siya na ano na nasaktan, no? Kasi ganun katok siya ng katok. Parang binibigay niya rin sa amin yung message na pipi siya kasi unintelligible yung ano niya eh, yung salita niya sa amin. Kasama nila ang dalawa nilang anak na mga oras na iyon at ang kanilang panganay na si Gabby, iyak nang iyak dahil sa nangyari. She really thought that nasagasaan ko talaga yung tao. And then when nakalampas na kami, we were trying to calm her down. Na okay lang yan anak, okay lang yan. Wala naman nangyaring masama sa atin. Dahil daw nakita ng kanyang misis na si Patricia ang buong pangyayari, nanindigan sila na hindi nila napangga ang naturang lalaki. Parang hindi ko alam na bakit ko tinitingnan na nga yung tao na yon. Basta nakuha lang niya yung attention ko. Tapos parang nakakagulat lang na dire-diretso siya sa amin at saka siya mismo yung lumapit sa amin. Yeah, siguro ang defense niya na magagawa doon kasi parang ano siya eh, kirat yung mata niya. Pero the whole time nga, yung nakatingin ako sa mata niya na parang nakatingin din sa amin, sa side namin. Ang instinct na sinabi ko, hindi, scam to. Kasi imposible na makabangga kami kasi mabagal lang yung takbo namin. Pinost ni Gibson sa kanyang social media account ang naturang dashcam video upang magbigay babala sa ibang motorista. Mabilis itong nag-viral at may nagbigay pa ng impormasyon tungkol sa di umanong pagkakilanlan ng naturang lalaki. At least two or three people told me na ang alias niya raw is Boy Cannon. Meron siyang daladalang styro na may cannon or may gamot sa loob. Yun daw ang normal na modus niya. Ang ginagawa niya raw, kapag nag-pretend siya na sagasaan, isasaboy niya yung cannon. To pretend it's not just about him na saktan mo, but also him na nawala ng pagkain for that day. Again, to add into the paawa effect.
kanyang panig, binalikan namin ang Rojas Boulevard kung saan daw maaaring makita si alias Boy Kanin. Tinungo namin ang FB Harrison Street kung saan di umano madalas makita si Boy Kanin. Pag-alagala lang, nakatingin lang dito. Pag nangihingi ng pagkain, binibigyan lang namin kasi nakaganyan lang siya. Hindi po siya nasasalita. Hindi, nakaganyan lang siya. Akala namin pipi eh. Kuya, kilala niyo po ba to? Apo. Ano pong alam niyo tungkol sa kanya? Modus niya, banggagang magpapabangga siya. Paano niyo po nalaman? Nakita ninyo? Oo. Kilala namin yan. Dito madalas dito badaan niya eh. Opo. Yung talaga yung modus niya. Bulag mo sa mata niya eh. Sumunod namin pinuntahan ang lugar malapit sa pinangyarihan ng insidente na nakuna ng dashcam nila Gibson. Maya-maya, natuntun namin ang grupo ng mga pedicab driver na ito. Nakikita mo yan tuwing rush hour, yung matraffic. Yan ang style niya, babangga. Kaya ang style niya, lalakad, tatawin. Bulag yan eh, si bulag. Ang style niya, akala mo may nangyayari niya. Mula sa tip na ito, agad kaming pumunta sa Ortigas Street. Ah, mudo. Ito, yung mudo. Ito yung lugati din. Ano pong ginagawa? Ganun din. May minsan may dalang bigas. Ano to? Tapos po, anong ginagawa? Ano mong sa ano, yung hinihingihan nila pera yung nakasagi sa kanila. Na-report na rin namin. Ano pong ginawa niyo sa kanya? Wala, hindi namin nahulit to. Ayon sa aming mga nakausap, palaboy-laboy lamang daw si alias Boy Kanin at hindi tumitigil sa iisang lugar. Kaya naman walang nakakaalam kung saan ito nakatira. Dahil sa pagkalat ng ilang video ng bangga modus, ang aksidenteng ito na nakunan sa kahabaan ng Barangay Anos sa Los Baños, Laguna. Pinutakte ng sari-saring negatibong komento mula sa mga netizens. Nito lamang a 28 ng Pebrero, makitang tumatawid si Jose, 69 na taong gulang sa isang pedestrian lane. Dahan-dahan siyang naglalakad at natigilan lang nang may dumaan na motorsiklo. Nang makatawid na sa kabilang lane, bahagyang bumilis ang pagtakbo ng matanda at biglang nahagip ng SUV. Sa isang iglap, bumagsak na lamang si Lolo Jose sa kalsada. Minabuti kong kausapin ang kapitan na naturang barangay upang alamin ang tunay na nangyari sa matanda. Nung pagkatapos nung sa motorsiklo, parang yung judgment call niya, nag-alangan siya. Okay. Siyempre, hindi nakatulad ng kabataan yung kanyang pagkalis. Umilaw yung sasakyan. Hindi niya naintindihan na ang gusto sabihin ng sasakyan, ako muna. Pero sa akin naman, ibig sabihin, nakita na siya ng sasakyan. Dapat nag-slow down na o tumigil na. So, ang nangyari, ang gusto ni Lolo, makatawid ka agad kasi ang tingin niya, matutumbok siya nung sasakyan. Mm-hmm. Pagtakbo niya, doon din pumunta yung sasakyan para sila nagpatintero. Mm-hmm. Kaya doon siya bumangga. Karaniwan daw talaga ay traffic sa naturang kahabaan. Kaya naman hindi maiwasang magmabilis ng ilang motorista kapag maaga o 10 oras ng gabi kapag konti lang ang sasakyan. Kap, ano naman yung masasabi nyo dun sa mga taong nagko-komento na modus lang daw yung nangyari kay Lolo? Sa akin, hindi po siya modus kasi kung modus, hindi po siya ginagawa sa National Highway kung saan mabibilis ang sasakyan. Dinalaw ko si Lolo Jose sa ospital kung saan siya dinala pagkatapos ng insidente. Habang kami magkausap, hindi ko inaasahan ang ilang sagot ng matanda sa aking mga tanong. Hindi sinama lang ako ng mga anak ko dito. Dito? Okay. Pero alam niyo po yung nangyari sa inyo na wala. Hindi niyo maalala. Wala po. Nung araw na yon, saan po ba kayo dapat papunta? Dito, naghahanap buhay dito yung mga anak ko eh. Opo. Tapos po? Daging kasama-sama lang ako nila. Opo. Hindi niyo po naaalala na kayo ay nabundol? Hindi ko napansin pa.
Hindi ko ano yun, oo. Hindi niyo po naaalala. Ngayon tayo, anong nararamdaman ninyo? Okay lang ho ba kayo? May masakit ho ba sa katawan ninyo? Hindi ko rin nararamdaman yun. Wala kayong nararamdaman na masakit sa inyong katawan? Wala. Ayon sa resulta ng CT scan na ginawa kay Lolo Jose, nagkaroon ito ng blood clot o namumuong dugo sa isang parte ng kanyang utak. Naapektuhan din daw ng insidente ang kanyang memorya ng nangyari. Ngayon, patuloy na umaasa sina Maylene na gagaling na at babalik na sa normal ang kalagayan ng pinakamamahal nilang tatay Jose. Ngunit, nakadaragdag sa hirap ng kanilang pinagdaraanan ang mga negatibong akusasyon ng mga tao sa social media tungkol sa nangyari. Mensahe ni na Patricia sa mga gusto pang gumawa ng ganitong klaseng modus sa kalsada. Hindi dapat ganun yung ginagawa ng iba na dinadaya niya yung ibang tao sa ganun. Imbis na maawa yung tao or yung ganun sa kapansanan niya nga, tulungan siya, hindi na magagawa kasi kilala na siya bilang ganun eh, na magpapabundol na yan.